gagawin tayo Sony 43. Try natin kung ano problema na ito. Power on. So, nag-iilaw. Yan. Ganyan lang siya. Yan, no? Tapos, matay. Tapos, bubukas ulit. Wala na. Yun. Tapos, matay na naman yan. So, yan ang problema niya. White screen. Buksan natin. Tingnan natin kung kaya to. Pag ganito kasi, tikon type to eh. Kadalasan sa Sony yung mga ganitong sira eh. Tikon. Pwedeng buo pa tikon nito, kaya lang may time na sumpong. May sumpong siya. So, medyo mahirap yung ganito. Try natin kung ma-remedyuan natin to. Try lang. Ito na, nabuksan na natin siya. Ito yung model. Sony. Model. Yan. Bali, yan yung main board niya. Yan. Yun, may papay driver. Main board. So, ang tikon nito, nasa ilalim pa. Ito yung mahirap dito eh. Nasa ilalim pa yung tikon, kaya mahirap siya i-test. Baklasin muna natin to. Ito na, nakuha na natin yung pinakatikon niya. So, yan yung tikon niya. Ang problema sa tikon na to, dahil nagluloko na to, minsan mapapagana natin to, pero kinabukasan ganun na naman ulit siya. Balik na naman ulit to. Mga ganito ang trouble eh, mga pasaway na talaga eh. So para sulit na to, yung talagang wala ng balikan, papalitan natin yung tikon na to. Kaya lang pag nagpalit kasi tayo ng tikon na ganito, minsan nagpo-protect to. Nagbi-blink dito. Yun, magbi-blink ng iba-ibang kulay dito. So, ibig sabihin nun, hindi match yung tikon niya. Pero pare-parehas ang tikon. Same model, parehas ang number. Pero pag sinalpak mo rito, nagbi-blink yung ilaw. So, pag ganun, gagawin lang naman dyan ay ililipat lang yung program. So, may program kasi to. May lilipat lang na program para mapagana. So ito, ililipat natin yan. Try natin kung kaya natin itong gawin. Medyo pasaway kasi ito. So ito, meron tayong, ito yung original, ito yung sa atin. So ito, kaling dito sa basag. Magkapareha sila. So, parehas ang number. Pero try natin kung bubukas. Pag nagbukas, hindi maayos. Pero pag nag-protect, talagang may kakalikutin tayo. So, try natin yan. So, ito na. Nakabit na natin yung palit natin. So, try natin kung gagana. Pag hindi, magkakalikot pa tayo. So, ayan na siya. Power on natin. Ayan, isaksak na yung supply. Power on natin. So, sana gumana. Dahil pag hindi gumana to, medyo mahirap. Yun. O, yan ang sabi ko. Magbi-blink siya. Yun, o. Nagbi-blink siya. So, yan yung mahirap pag nagpalit tayo ng tikon. Kahit galing basag to, kumukurap pa rin. So, hindi pa rin match yung laman nito. Pero try natin tong paganahin. So, try ngayon natin tong paganahin. Kahit nagbi-blink yun, ipo-force natin to. Try natin kung magno-normal. Yan, nagbi-blink pa rin siya. So, nakahang pa yung ating ribbon. So, kailangan may normal muna natin yung ilaw na yan. Yun, nag-normal na yung ilaw. So,
ang gagawin ngayon natin dito para malaman natin kung buo yung ating tikon, yung gagana yung ating tikon, ay ipo-force natin siya. So i-power on natin siya, tapos pag nag-on na yung unit, pag nag-backlight na siya, ikakabit natin yung LVDs. Pero pag nagkabit nito, dapat eksakto yung ingat-ingat, dahil pag nagkamali kayo ng tusok o nag-short, pwedeng masira ito or yung mainboard. So ingat-ingat sa ganitong setup. So i-steady muna natin yung ilaw niyan, power lang. Okay, power on natin sa remote. Tingnan natin kung may reaction. Yun. Yun, nag-normal yung ilaw, oh. So pag nag-normal ang ilaw, magpa-backlight yan. Tingnan natin pag nag-backlight. Hindi siya nag-backlight. Ibig sabihin, yun, nag-backlight na. So, kapit natin ito. Ikapit na natin yung ribbon. So, nakita nyo, kinabit ko yung ribbon. Yung LVDS, yun. Bumukas siya, Android. Yun lang ang problema niyan sa unang bukas mo, biblink. Kaya hindi match yung tikon. Matagal ang Android, nagloloading pa siya. Yun, mayroon na raster, ayan, oh, buo siya, oh. Ibig sabihin, umaandar yung ating tikon. Kaya lang, may problema lang sa unang bukas. Kailangan nakahang yung ribbon, saka natin siya i-power on. So, umaandar na yan, oh. Steady na siya. Eh, backlight na rin siya. So, kailangan lang, ihang mo muna yung LVDs. Pag power on, pag nag-backlight, saka mo siya ikabit. Titingnan natin kung okay yung tikon. So, okay ito. Okay siya. Ngayon, gagawin natin, lilipat natin yung ito. Papalit natin to. Yung luma, lilipat natin dito. Tapos yung isa, ganun, lilipat din natin to. So, try natin kung magno-normal siya. Wound natin ulit. Okay, ngayon, ililipat ngayon natin yon. Bubunutin natin to. Lilipat natin dito. So, try natin kung uobra yung ganong setup. Ayan, bali, tatanggalin ngayon natin yan. So, ito na, tatanggalin na natin. May dikit yata ko sa lupa, ah. Ayaw umangat. So, tigas. Okay, tanggalin din natin yan. Gusto, ah. Yun. Salamat na. Okay na. Bali, ito yung lalagyan natin. So, tabi muna natin yan. Babaklusin muna natin yung sin muna natin to.
makita ba? Hindi na makita. So dito na tayo. Lilipat natin yan. Lipat muna natin to bago natin tanggalin yung isa. Kita ba? So patong ko muna. Okay, natapos na rin natin itong isang to. So, okay naman yung dikit. Ayos naman, silipat tayo sa isa. So, baklasin ulit natin yung isa. So, isa ba? So, baklasin din natin yan. Natin to.
okay na. Naikabit na natin siya. So, testing muna natin. Pero bago yan, linisin muna natin yan. So, okay na. Naikabit na natin yung... Nailipat na natin yung program. Ito. Ayan, nailipat na natin yan. Tapos, yung isang malaki nailipat. Okay, tama. Doon yung tanda niya. So, pagdating naman dito, ay dito din sa taas ang tanda niya. So, okay. Try natin to. So, ito na. Nailipat na natin yung kanyang program. So, sa mga ganitong unit kasi, talagang pasaway to. Dahil pa, kahit magkaparehas pa yung pinagtanggalan nyo pala siya, yung, di ba, same model, same, ano, same tikon, same number. Pero, pag sinalpak mo siya, naghahanap pa rin siya ng original niyang program. So, ito, nilipat natin. Ayan. Ito, wala na. So, tapos ito, nilipat din natin. Ito, wala na rin. So, try ngayon natin kung magno-normal ito. Kasi yung Sony kasing mga ganito ay medyo pasaway talaga. Medyo mahirap kalikutin. So, tingnan natin. Yun, nag-ilaw siya. Oh. Nag-backlight siya. Tapos, hindi na siya nag-blink. Ayan. Normal na yung ilaw niya. So, try natin kung normal yung unit natin kung hindi na siya kukurap. Silip natin, bigat. So ayan siya, oh, naglo-loading siya. Yun oh. So effective. Pag mga ganitong brand at yun ang problema, tikon, kailangan mo talaga magpalit ng program. Pag hindi nag-match yung tikon mo, yung program niya sa original niya. Halimbawa, ma-explain ko na rin yung kanina. So, pag ganun ang nangyari, i-force nyo muna siya, set up yung hang mo to, tapos power on mo, pag backlight, kabit mo to, titingnan nyo kung buo yung tikon. Pero pag kabit mo nito, tapos wala pa rin display, ibig sabihin, sira din yung tikon mo. So, pero pag kabit mo, nagkaroon ng display, nag-normal, kaya lang, pag binunot mo yung saksakan tapos i-power on mo siya, magbi-blink yung iba-ibang ilaw dito. Ibig sabihin nun, hindi match yung program nun. So, kailangan mo i-lipat yung dalawang program na yan. Try mo ilipat pag nag-normal. So, jackpot. So, okay na yung unit natin. Try lang natin tong kamada ulit tapos obserbahan natin kung tuloy-tuloy na siya. So, patayin ko ulit. Sasarado ko lang siya. Na mga ka-eShop, kung bago lang kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. At sa mga nag-subscribe na, maraming salamat sa suporta nyo. Ito na yung ginawa natin Sony. So, testing na natin. Final test na tayo kung normal pa rin ba yung unit natin. Yan, lumabas na yung logo niya. So, ang problema nito ay nagwa white screen, walang picture, parang humuhulas lang yung screen natin na white, tapos namamatay at magbi-blink siya ng 5 blink dito. So nagpalit tayo ng tikon, kaya lang ang problema niya nung pinalitan natin, nagbi-blink yung ilaw dito, iba-iba na blink. So nakita nyo naman siguro yung kanina, ang ginawa natin dahil nagbi-blink siya, nilipat natin yung IC na ito. Tapos, nilipat din natin ito. So, nung nalipat natin yan, yung dalawang IC na yan, sa bagong tikon natin, yun na yung resulta niya. So, okay na siya. So, yun lang yung trouble nito. Change tikon, pero may problema, change program din. So, okay na siya. At hanggang dito na lang yung video natin. So ito yung program ng original na, ng luma na. Ha? Ito yung program ng pinalit natin. So tinanggal natin dahil nilipat natin yung original na program. Out sa ating lahat mga ka-eShop. So yan, shout out sa ating lahat.
Okay, sa mga bakante dyan, pwede nyong bisitahin yung mga may channel dito sa ating coming season para mabisitan nyo yung kanilang channel at masuportahan din natin sila. So, maraming salamat sa mga suporta nyo. Shoutout sa inyo lahat. Medyo maingay lang yung record natin ngayon kasi nasa malapit tayo sa highway. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa support niyo. Shoutout sa inyong lahat, mga kaisya. Shoutout sa inyong lahat sa susunod ulit natin na video.